Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, hindi po tayo magme-makeup. Hindi din po tayo maglilinis ng kwarto. Pero, sasagutin ko po yung mga questions niya sa Instagram and sa Twitter. So, ayun. Start na tayo. Okay, for the first question, dito ko na lang po ilalagay. Sabi dito, ano daw yung skincare routine ko. For my skincare routine, guys, gagawa na lang ako ng separate na video about doon. Pero yung tip lang na masasabi ko sa inyo, guys, ay pag nasa labas kayo ng bahay, huwag nyo laging hahawakan yung mukha nyo. Lalo na pag huwawa kayo ng pera, kasi madumi yun. Tapos, kapag mag-skincare kayo or after nyo maghilamos, huwag din kayong gagamit ng towel na ginagamit nyo sa body. So, ayan guys, pagpasensya nyo na kung masyadong matagal tong video na to. Kasi dapat i-upload ko to last week, pero nakurap yung memory card ko. So, wala akong choice kundi ulitin ulit itong video na to. So, ayun nga, after nyo mag-ilamos, huwag kayong gagamit ng towel na ginagamit nyo sa body nyo. Dapat separate yung towel sa body nyo at saka yung towel sa mukha nyo. So, yun pa lang yung mabibigay kong tips sa ngayon. Abangan nyo na lang yung video ko about sa skincare ko. So, ayun. So, yung next naman na tanong ay andito. Ayan. Sabi eh, what's your favorite verse in the Bible and what is the story behind it? So, yung favorite verse ko po sa Bible is yung Isaiah 41:10. Ayan, ilalagay ko na lang yan dyan. So, sabi kasi dun sa verse na yon, do not be afraid for I am with you. Do not be discouraged for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So, yung story po behind that is nung 15 years old po ako, grade 10 po ako nun, meron po akong fibroadenoma. So, yung fibroadenoma, meron po akong bukol sa breast. So, ayun. Fibroadenoma, benign condition lang naman siya. So, hindi ibig sabihin hindi siya delikado. So, yung first option doon ay hahayaan lang siya, pero lalaki siya. So, ibig sabihin, pag lumaki siya, masisira yung shape ng breast. And then, yung second na option is tatanggalin, which is ooperahan. So, yung pinili ng magulang ko, guys, ay tanggalin siya. So, ooperahan na ako. Siyempre, that time, ayoko noon kasi, siyempre, ang bata-bata ko pa lang, tas ooperahan ako, yung ganun. I prayed to God nung day na papunta na kami dun sa ospital. Sabi ko kay Lord, Lord, pwede bang hindi na lang tanggalin yung bukol sa breast ko? Pwede bang hayaan na lang siya? Ganon. Tapos, pag-open ko ng Instagram, lumabas yung verse na yon. So, sa inyo, medyo ano yun, medyo cringe, medyo parang binibigyan ko lang ng meaning. Pero para sa akin, nangungusap si Lord sa akin that time na hindi ko kailangang matakot, hindi ko kailangang ma-discourage kasi andyan siya, kasama ko siya. Kasi si Lord yung kasama ko. And that reminds me na lahat ng battle na nilalabanan ko sa buhay ko, kahit ano pa yan, kahit may sakit pa ako, kahit operahan ulit ako, guys, kasama ko pa rin si Lord. So, ibig sabihin, ikaw ay victorious, ikaw ay ano, ikaw ay magsasucceed sa lahat ng bagay kasi kasama mo si Lord. So, yung nangyari nun, guys, inooperahan ako. Dahil minor operation lang naman siya, so gising ako. Nakikita ko yung inoopera sa akin. That time, naiyak ako kasi natatakot ako. So, ayun, naging successful yung operation and okay na ako. And I am really thankful for that kasi alam ko na kahit anong mangyari sa akin, hindi niya ako papabayaan. So, yun po yung unang verse na paborito ko from the Bible. And then, yung next verse po ay sa Exodus 14:14. So, sabi po doon, all you need to do is to be still and God will fight for you. So, yung story behind it, na-post ko na yun sa Facebook. Alam nyo na naman po kung ano yung story nun. Pero ayan, ikukwento ko pa din. So, nung grade 11 po, sobrang toxic talaga ng environment na pinapasukan ko. Meron akong mga kaibigan, pero yung mga kaibigan kong yun, hindi sila totoo sa akin. So, ibig sabihin, kapag ako may nagagawa akong mali, imbis na i-correct nila ako, i-issue nila ako. So, ganun yung mga nangyayari. And then, that time, sobrang dami ng issue nangyayari na hindi ko naman ginagawa, pero yun yung sinasabi nila. So, yung nangyayari that time, gusto ko nang tumigil ng pag-aaral. Ayoko nang pumasok. So, ayun. Kasi hindi healthy sa mental health ko yung mga ganong pangyayari. Sabi ko sa nanay ko, hindi na ako papasok. Kung uulit ako ng grade 11 ulit, okay lang. Basta hindi ako papasok, ayoko silang makasama. Hindi ako magtatagal sa ganong kondisyon.
Pero sabi lang sa akin ni Mama, anak, kaya mo yan, kasama mo kami. Hindi ka namin papabayaan ni Papa. So, yun, tinuloy ko yung grade 11 ko po. Hindi siya madali, sobrang daming pag-iyak, sobrang daming anxiety, sobrang dami kong iniisip, sobrang daming stress. And dumating na ako dun sa point na, sige, tatapusin ko na lang, bahala na si Lord. Kung anong mangyari, kung hindi, wala man akong tap, ganun, okay lang. End of the school na, guys. So, ayun, end of the school, tinapos ko yung grade 11 ko with honors. Thankful ako dun kay Lord kasi kahit sukong-suko na ako, hindi talaga ako pinabayaan ni Lord. Like, yung ganong katinding pressure, yung ganong katinding stress, na kaya ko yun kasi kasama ko si Lord. After that, I found myself begging kay Lord na i-restore yung mga relationship ko dun sa mga taong nawala sa akin. Pero hindi yun binigay ni Lord. And that time, sobrang lungkot, pero kinaya ko siya. And isa lang yung natutunan ko dun sa nangyaring yun, na hindi lahat ng gusto natin ibibigay ni Lord, na hindi lahat ng alam nating ikasasaya natin e best para sa atin. Yun ay minsan, kaya hindi yun binibigay ni Lord sa atin. Ay, ngay. Sorry, gusto ko na itong matapos. Gusto ko na itong matapos, guys, pero sobrang ingay dito. Grabe, nakakapikon. So, ayun nga, guys. So, hindi dahil hindi yun binigay sa'yo ni Lord, eh, hindi niya na gusto yung best para sa'yo. Yun ay dahil kaya hindi niya yun binigay sa'yo kasi meron pang mga bagay na nakalaan para sa'yo. So, meron pang mga tao na ibibigay sa'yo si Lord na mas best pa dun sa mga taong nang iwan sa'yo, ng plastic sa'yo, or kung ano man yan na umalis sa buhay mo, na sumira ng buhay mo. Merong ibibigay sa'yo si Lord na taong kayang higitan lahat ng mga taong nang iwan sa'yo. And napatunayan ko yun. So, yung next na nangyari, guys, nilipat ako ng school kasi kung mag-i-stay ako doon, hindi na nga yun healthy para sa akin. So, nilipat ako ng magulang ko ng school. Gusto ko lang sumaya, hindi ako nag-aral ng matindi, hindi ako nag-aral ng mabuti. Sabi ko sa sarili ko, lahat ng hindi ko nasalihan dati, sasalihan ko. Lahat ng hindi ko natatry dati, tatry ko. Dapat masaya ako this year. So ayun guys, sumali ako sa JOURN. Meron akong experience as a photojournalist in English collaborative category. So ibig sabihin, English yung category ko tapos may group sa grupo. So lumaban kami with groups. Pero this time, nung grade 12 ako, sumali ako individual category, Filipino naman. So, ayun, wala akong kahit anong idea kung ano yung gagawin ko. Wala akong kahit anong idea kung paano yung captioning. Wala akong idea kung anong gagawin. And, ang mga kalaban ko nung competition ay mga ano pa, mga malalaking school na bigatin na laging nananalo talaga sa, alam mo yun, sa... Doon, sa anong yon sa JOURN. Bago kasi ako nag-competition, nag-ano muna ako, devotion ako. And sabi dun sa devotion, hindi lahat ng bagay ibibigay sa'yo. Hindi lahat ng bagay pag gusto mo, makukuha mo agad. Lahat ng bagay may season. So, ibig sabihin, kung hindi ka nanalo ngayon, hindi ibig sabihin mahina ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka mananalo ulit. Yun ay dahil hindi mo pa season. Yung pala, meron palang binigay sa'yo si Lord na season kung saan mananalo ka. And yun yung time na meron kang matututunan, meron kang mas makukuha na hindi lang award yung makukuha mo. Yun, di ko... So, ayun, yun nga, guys. Ibig sabihin, hindi porket hindi binigay sa'yo ni Lord, eh hindi niya na ibibigay... Hindi porket hindi binigay sa'yo ni Lord ngayon, eh hindi niya na ibibigay yun sa'yo. Ibig sabihin lang nun, kung hindi pa binigay sa'yo ni Lord, ibig sabihin, wala ka pa sa season, wala ka pa sa tamang season para makuha yung bagay na yon. And if binigay yun sa'yo ni Lord ngayon, nang hindi mo pa season, maaaring masaktan ka. Yun, ayun guys, lumaban ako ng JOURN, and then, habang nagko-competition, nakorrupt yung memory card ko. As always, lagi naman ako nakokorrupta ng memory card. Kahit ngayon nag-vlog ako, nakokorrupt yung memory card ko, diba? So, isang oras na lang yun natitira and back to zero ako. Lahat ng best shots ko na-delete. Wala ka pang captioning and wala ka pang idea kung paano magka-caption sa Filipino. Mabasa ko ng room mag-isa, naiyak ako noon kasi wala ng oras tapos wala pa akong alam kung paano mag-captioning. So, yung ginawa ko, nag...
nag-picture ako mag-isa and nakita ko na yung ibang mga school, tinatawanan ako. Kasi parang, ano doon, parang loka-loka doon na ako lang nagpipicture mag-isa doon na, alam mo yon yung wala silang kaalam-alam kung ano yung ginagawa ko. So, yun, tinuloy ko. Hanggang sa may napasa ako, guys. Hindi yun yung best na quality na naipasa ko. Hindi yun yung best na shots na nagawa ko. Pero I am so thankful kasi guys. So ayan guys, sorry naputol yung video. Pero yung nangyari is nakapasok ako sa top 10. Which is hindi ko naman yun ina-expect na mangyari. I-insert ko na lang yung mga pictures dito. Ayan. Isa sa pinakamalaking blessing na natanggap ko is yung mga tropa ko ngayon. Ayan, natapos ko na din yung grade 12 ko. Mag-insert na lang din ako ng picture namin, and ayan, and yung picture ng graduation. So ayan, then next, sabi ni Tracy _ ayan, recommended Shopee shop. Lalagay ko na lang dito sa screen yung mga Shopee shops na pinagbibilhan ko and recommended ko for you. Naman yung next na question. So ayan, pinsan ko po si Gladys, siguro classmate niya to or best friend niya to. So ayan, si Gladys po, okay naman po siya ngayon, fan po siya ngayon ng BTS. So ayan, yung next naman na tanong guys ay ayan, masyado kasing madaming explanation sa paggagawa ng devotion, pero ayan, itatry ko pa rin i-explain sa inyo ng mabilis. And if ever naman na hindi nyo pa rin maintindihan kung paano gumawa ng devotion, yan, gagawa na lang ako ng separate video about that. So, guys, yung una kong ginagawa ay nagpe-pray ako. Nag-ask ako kay Lord ng guidance at saka ng wisdom at ng strength kapag, ayun, gagawa ko ng devotion. Then, next, ang gagawin ko ay magbabasa na ako ng Bible. Habang nagbabasa ka ng Bible, meron naman doon mga verses or mga passage na magmumove sa'yo or mag-struck sa'yo. Meron doon mga verses na feeling mo parang nangungusap sa'yo. And then, yun yung isusulat mo. Word, tapos yung passage, yung Bible passage. And then, next, reflection. Sa reflection, kung ano lang yung naintindihan mo dun sa passage na binasa mo or kung ano yung naintindihan mo dun sa verse na binasa mo. So, ayun. And then, next is motivation. Sa motivation, kung ano yung naging motivation mo dun. Or kung ano yung binigay sa'yo na motivation ng verse na yon. Ganun lang. And then, next is application. Sa application, dun mo naman ilalagay kung ano yung mga bagay na gagawin mo. So, nabasa mo na siya. Meron ka ng reflection. Nakapag-reflect ka na. Nakakuha ka ng motivation. Meron ka ng pinanghahawakan. So, ngayon, ano naman yung sinasabi ng Bible or ano naman yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan mong i-apply doon sa nabasa mo? So, ayun, ganun lang. Okay, yung next question naman ay, for you, what is the most unforgettable thing we did together? Pa-shoutout si Siu to, hehe. So, ayun, shoutout kay Anne! Yung para sa akin, yung pinaka-unforgettable things na ginawa namin dalawa ay nung naghanap kami ng ulam ng OJT. Ang nangyari, naghanap kami ng ulam. And yung ulam na hinahanap namin, hindi agad namin nakita. Yung pala, nandun siya sa kabilang road, ay sa kabilang side ng road. So, kailangan namin tawirin yung kalsada. And hindi ko in-expect na itong si Anne, hindi naman marunong tumawid. And di ang nangyayari guys, eto kami, tas eto yung sasakyan. Papunta na kami doon, and nalapit na yung sasakyan, tumigil siya sa gitna. Pagtigil niya sa gitna, tumingilan niya pa ako. E di, syempre, malapit na yung ano, palapit na yung sasakyan, baka madali pa kami. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Ba't ganon? Kailangan na dire-diretso na tayo. O di ayun, guys. Yun ang pinaka-unforgettable moment ko. Alam niya kung bakit muntik na kaming mamatay. Ayun. Ayun, yun yung unforgettable moment na hindi ko talaga makakalimutan pagkasama ko si Anne. Okay, next naman. Sino nagagwapuhan mo sa school? Sige. Ano, para sa akin... Nagagapuan ako kay ano, kay J-Mark at saka kay Matthew. Kasi tropa ko sila, guys. Kasi pag nasa school ay nagwa-badminton lang ako, nag-OJT, ganun. Kasama ko yung mga tropa kong babae, tapos yung mga tropa kong lalaki, ganun. Hindi ako masyadong nakakapansin ng mga tao kasi wala naman akong pake sa tao. So, ayun.
What annoys you the most? Ano nga ba? Siguro pag ako nagkukwento tapos hindi nakikinig yung tao. Ganun. Tsaka ayoko nang paulit-ulit kasi naririndi ako sa sarili ko, naririndi rin ako dun sa tao. So ayun. So ayan, sino po yung pinagkakatiwalaan nyo sa lahat ng kaibigan nyo? Actually guys, lahat sila mapagkakatiwalaan. Sila kasi yung tipo ng tao na kapag nagsabi ka ng problema mo sa kanila, they will keep it. Hindi nila yun i-issue, walang ganon. Hindi nila yun ipagsasabi sa iba or what. Makikinig sila, papayuhan kanila. And if ever nagkamali ka, hindi ka nila i-issue. I mean, hindi ka nila lulubayan, hindi sila aalis. Kapag nagkamali ka, i-correct ka nila. Magbibigay sila ng advice kung ano yung dapat mong gawin na hindi dapat ganun. And lahat yan sila mapagsasabihan mo ng problema. And, ayun, sila din kasi yung tipo ng tropa na, paprotektaan ka nila publicly and private, kakausapin ka nila ng maayos at magbibigay sila sa'yo ng payo kung ano yung dapat mong gawin. So, ayun, ganun sila. Solid yan sila, guys. Lalagay ko na lang yung link ng mga YouTube channel nila sa baba, if ever. Kasi, ayun, may YouTube channel yung iba sa tropa ko eh. So, next guys, not a question, pa-shoutout lang po sa tropahan natin. Kay Ann Monteverde, kay Dana Tutario, kay Hannah Henner, kay Matthew Subiate, kay J. Mark Rodriguez, kay Mickey Bamba, kay Kim Abadilla, kay Anna Rodrin, kay Audrey Kidilig, kay Kem Pastrana. Kanina pa ba? May kulang pa ba? Alam ko, nasabi ko na lahat. And shoutout din kay Japet Evangelio. Yan. Hi, Besh. Nag-comment yan sa DP ko eh. Pa-shoutout daw. So, ayan. Shoutout sa'yo, Japet. So, yung next naman na tanong, guys, ay sino mas importante, jowa or pag-vlog? Tapos, meron pang tinanong si Matthew na kung ikay sisikat sa, kung ikay sisikat sa pag-vlog, anong mas mananaig, si Emak o ang pag-vlog? Okay, as of the moment po guys, wala po akong jowa. Wala po akong boyfriend ngayon. Pero, meron po akong nagugustuhan na tao. And ngayon, hindi pa kasi yun yung priority ko. Hindi pa yun yung kailangan kong unahin sa ngayon. Pero kung darating man ako sa time na magkaka-jowa ako, hindi din po ako pipili kung jowa or pag-vlog kasi iba yung importansya ng tao at yung importansya ng gusto mong gawin. Iba yung nagagawa ng tao para sa'yo, iba yung nagagawa ng bagay na gusto mong gawin. So, hindi pa rin po ako pipili. Sabi ni Yana, kung bibigyan ka ng chance ng Lord na mapasama sa music team, anong gusto mong gawin or tugtugin na instrument? So, ayan, kung bibigyan ako ng chance, mag-vocalist ako kasi, ayun, wala naman akong alam na instrument na tugtugin. And kung hindi nyo alam, guys, kumakanta po ako, yes, sumasali po ako sa mga singing contest sa school dati at saka sa mga Battle of the Bands dati. So, ayun, yun po yung pipiliin ko. Vocalist po kasi yun lang yung alam kong gawin. Then next, ano yung favorite brand nyo ng makeup? So yun guys, example, pag nagkikilay ako, yung favorite kong brand ng pangkilay ay Daiso kasi mura siya and sobrang dali niyang gamitin. Sobrang dali siyang gamitin, pigmented and ayun, mura, ganun. Kapag sa blush, sa hairline naman kasi ayun, budget friendly siya eh. Ano siya, pigmented, so tipid ka pag kinagamit mo yun. Hindi mo na kailangan bumili ng bumili kasi naubos yung blush mo, ganun. Para naman sa lips or lip tint, Tony Moly or Tony Moly or Skin Genie kasi maganda yung, yung lip tint nila. Kasi hindi sila nakakadry ng lips and maganda pa rin tingnan sa lips mo kahit magtagal. Ayun, gagawa na lang din ako ng video about dyan para napapakita ko sa inyo isa-isa yung mga products na ginagamit ko na paborito kong gamitin. Ayun. So, ayun. Yun lang guys. This is the end of our vlog. Thank you guys for watching. If you guys like this video, please give this video a thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. And ayun guys, ring that bell para updated po kayo sa lahat ng uploads ko. And ayun lang guys. Bye!